Ni Casio Rodriguez Salonga, mas kilala sa tawag na Asyong Salonga, isa sa pinakasikat na Pilipino gangster leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sino nga ba talaga si Asyong Salonga? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Asyong ay kilala bilang Kingpin at pinagharian niya ang isang kilalang lugar sa Kamaynilaan. Ito ang tondo na kinatatakutan noon hanggang ngayon dahil sa mga naglipa ng halangang kaluluwa at mga gang na nagkalat dito. Si Asyong ay leader ng isang gang na may mga tapat na miyembro. May tinatayang apat na hideout si Asyong. Ito ay sa Quiapo, Tondo, Binondo at Pier. Si Asyong ay laging inuugnay sa mga kasong illegal possession of firearms, murder, pagbebenta ng baril, pangunguha ng koleksyon sa mga negosyante at iba pa. Ganun pa man, hirap pa mga kapulisan na mahuli si Asyong. Sa kabila ng kanyang masasamang reputasyon ay tinitingala at tinuturing siyang bayani ng kanyang mga kalugar. Binansagan pa nga siyang Robin Hood ng Tondo at kinilala bilang hari ng Tondo. Lalong nakilala si Asyong dahil sa madalas na paglabas ng pangalan nito sa mga balita sa pahayagan. Dahil na rin siguro sa kabi-kabilang kaso na kinasangkutan nito. Ngunit sa kabila ng mga illegal na gawain ay tinutulong naman nito ang mga kinikita nito sa mahihirap. Kaya siguro hirap pa mga kapulisa mahuli si Asyong dahil kakampi nito ang taong bayan. Alam naman natin na ang Tondo ay maraming naninirahan dito, masikip ang lugar at buo ang respeto ng mga tao dito kay Asyong. Base sa mga taong nakasubaybay sa mga panahong iyon, ay nagdadalawang isip ang mga kapulisan na pasukin ang Tondo. Sa katunayan nga ay hindi pa nga nakakapasok sa Tondo ang mga kapulisan ay nagawa na ni Asyong makaiwas. Ang unang lugar na hinawakan ni Asyong sa Tondo ay ang lugar ng Angustya. At dito nabuo ang grupo ni Asyong na tinatawag na Angustya Gang. Maraming kalaban ang grupo ni Asyong dahil pinanghihimasukan ng grupo ni Asyong ang mga grupo o gang na nagmamalabis sa mahihirap. Dahil dito ay lumawak ang nasasakupan ni Asyong at sa kalaunan ay pinagharian niya ang Tondo, bagay na naging dahilan kung bakit tinawag siya na hari ng Tondo. Noong 20 anyos si Asyong ay nahuli siya ng mga pulis sa kasong illegal possession of firearms, hinatulan ng 6 na taon ng pagkakakulong. Sa loob ng kulungan ay nagbangga ang landas nila ni Angel Sapanta Tuason, leader ng isang gang at kilala sa tawag na Boy Sapanta. Pinabagsak noon ni Asyong ang grupo ni Boy Sapanta, kaya malaki ang galit ni Boy Sapanta kay Asyong. At ito na ang hinihintay na pagkakataon ni Boy Sapanta para gumanti kay Asyong. Todo ang pag-iwas ni Asyong kay Boy Sapanta na humantong sa pagsugat nito sa kanyang sarili at sinugod ito sa ospital. At sa hindi malamang dahilan ay nakataka si Asyong. Sa pagkakulong ni Asyong ay humina ang grupo nito at yun naman ang paglakas ng grupo ni Carlos Capistrano na kilala sa tawag na Totoy Golem. Sa pagbalik ni Asyong ay muli nitong binangon ang grupo niya, bagay na nagbunga ng pagbabanggaan ng grupo ni Asyong at Totoy Golem. Naging motor silang magkaaway at ang kanilang teritoryo ay pinagigitnaan na isang tulay na kahoy sa may Coral Street. Masyadong mainit sa mata ni Totoy Golem si Asyong. Noong minsan nagpagupit si Asyong sa isang barbershop ay pinagbabaril si Asyong ng mga tao ni Totoy Golem. Dahil sa aganapang ito ay namatay ang barbero na malapit kay Asyong. Ito ay labis na ikinagalit ni Asyong. Noong gabing iyon ay nilusob ni Asyong kasama ang grupo niya ang lungga ni Totoy Golem. Maraming bumagsak na tao ni Totoy Golem, ngunit nagkataon na wala si Totoy Golem sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang araw, namataan ng mga tao ni Asyong si Pepeng Hapon na tila may hinaabangan. Isa si Pepeng Hapon sa pinagkakatiwalaang tao ni Totoy Golem. Noong makita ni Pepeng Hapon si Asyong, ay biglang aktong bubunutin nito ang kanyang baril, ngunit naunahan siya ng mga tao ni Asyong sa pagbagsak ni Pepeng Hapon. Ay siyang paglapit ni Asyong. Dito ay tinapos ni Asyong ang buhay ni Pepeng Hapon. Isang binyagan sa Rica 4th Street, Tondo, ay parehong kinumbida si Asyong at Totoy Golem bilang ninong ng batang bibinyagan. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang mortal na magkaaway. Dito ay humingi ng tawad si Totoy Golem kay Asyong na ikinugulat naman ito. Dahil dito ay nagtakda sila ng pagpupulong o pag-uusap upang ayusin ang mga gusot ng dalawang grupo.
Sa isang bahay sa Coral Street malapit sa tulay na kahoy ay nag-inuman ang dalawang grupo. Makalipas ang ilang saglit ay pinalabas nila ang kani-kanilang kagrupo upang makapag-usap ng maayos ang dalawang leader ng kani-kanilang gang. Biglang tumayo si Totoy Golem na animoy sumuka malapit sa tindahan ngunit lingid sa kaalaman ni Asyong. Ito pala ay senyales para kay Ernesto Reyes alias Erning. Dahil dito ay biglang pumasok si Erning at binaril si Asyong. Pinaniniwalaan na na-double cross si Asyong dahil lang inakala niyang kaibigan na si Erning ay ito pala ang tatapos ng kanyang buhay. Napagalaman na si Erning pala ay tao ni Totoy Golem. Base sa pahayag ni Erning na aksidente ang pagkamatay ni Asyong dahil habang pinaglalaruan niya ang kanyang baril at isa sa mga tao ni Asyong ay aksidente itong pumutok at tumama kay Asyong. Ang pahayag na ito ay walang basehan. Si Ernesto Reyes alias Erning ay namatay sa kamay ng isang miyembro ng Grease Gun Gang na malapit na kaalyado ng grupo ni Asyong. Samantala si Totoy Golem ay sikat na sikat noong panahong iyon. May mga nagsasabi na namatay si Totoy Golem sa kamay ng mga pulis na sumita sa kanya dahil sa dala nitong bayong na pinagdududahan na may baril. Yung akmang bubunutin ni Totoy Golem ay naunahan siya ng mga pulis at pinaputukan siya. May mga nagsasabing political issue ang ikinamatay ni Totoy Golem. Sinasabing pinapatay talaga siya.